Ito po ang pinakabagong CF Moto 450SR at ngayong araw ay sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda ang sports racing big bike na ito. Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Para po sa mga naghahanap ng sports racing big bike, highly recommend po ito pong kanilang CF Moto 450SR. Ito pa lang pong kanyang main headlight, diamond shape yung pagkakadesign at napakaliwanag, LED na po kasi yung kanyang ginagamit para po dito sa kanyang main light. At very attractive din po yung pagkakadesign nito pong kanyang split na daytime running light. Kitang-kita po siya day or night time. At napakabangis yung pagkakadesign nito pong kanyang facial cover. Combination po ito ng matte black at saka gray color. At nagkaroon po pala ng touch ng red color dito po sa bandang ibaba at napakatulis. Mayroon po pala itong carbon finish dito po sa kanyang winglet. Ayan, oh, napakabangis talaga. And then may nakalagay po dito na minimal decal na 450SR and red color. Yan naman po yung kanyang engine displacement. Dumako naman po tayo rito sa kanyang windshield. Clear color naman po yung ginamit nila rito at mayroon po tayong makikita rito na CF Moto na logo sa bandang gitna in chrome color. At para sa akin, nakakaakit dahil very aggressive yung pagkakadesign nito pong kanyang front face cover. At ito pong kanyang mga turn signals, very attractive dahil located po siya rito mismo. Dito po sa kanyang mga side mirrors na hawig po siya dun sa mga sasakyan. At ito naman pong kanyang side mirror is dahon type. Napaka-forma po. Adjustable po yan. Pwede po natin yang itupi. Silipin naman po natin ito pong kanyang side profile. Gaya po ng sabi ko sa inyo, napakalupit po nung pagkakadesign ito pong kanyang windlet dito. At dito po sa bandang ibaba, may nakalagay po rito na play to win in silver color. At dito po pala, nagkaroon po pala siya rito ng badge na CF Moto, glossy black along with red. Tapos nagkaroon ulit dito ng touch ng carbon, napakabangis. May dalawang butas rito na kung saan ay pwedeng maglaro ang hangin kapag tumatakbo ng matulin. At dito po sa bandang ibaba, may nakalagay po rito na hashtag more fun in red color. And then nagkaroon ng silver na minimal decal dito sa bandang ibaba. Nagkaroon ng V-shape design, ito pong kanyang engine extension cover. Dumako naman po tayo rito sa kanyang front suspension. Ito po pala ay equipped with inverted telescopic fork, gold color, yayamanin. Kaya asahan po natin na maganda po yung play ng kanyang suspension dito sa harap. Dahil nga po napakalambot maglaro nito pong mga inverted telescopic fork. At ito naman pong kanyang front fender, nagkaroon ng butas dito, no? Parang Thai concept. Tapos nagkaroon po siya rito ng oblong na additional light reflectors. At ito po palang kanyang tip dito sa kanyang suspension is matte black. At ito pong kanyang caswell is star design po siya. Glossy black naman po yung kanyang kulay. At nagkaroon po rito ng red na decal at may nakalagay po rito na CF Moto. At ito naman pong kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na, saan na ba? Tubeless na rin po pala rito mga ka-LM. Silipin natin dito sa kabila, ang sukat ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong 110x70x17. At ito po ay pang city riding condition. Equipped naman po ito ng single rotor disc brake with dual pot caliper na Brembo. Silver color naman po siya. At idadagdag ko lang pala mga ka-LM, ito po pala ay equipped with dual channel ABS. So magmula po rito sa harapan hanggang dito po sa likuran ay meron na po siyang anti-lock braking system. So ang kagandahan naman po niyan pagdating po sa mga sudden stop, nothing to worry about dahil hindi po maglalak yung ating mga preno sa harap at likod. Yun po yung isang best features niya, yung kanyang preno. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. Colored na rin po siya. At makikita na po natin dito lahat po ng full detailed information. So may nakalagay rito na TCS. So mayroon na rin po pala siyang traction control system. So para po dun sa mga hindi pa nakakalam, dito po sa bandang likod mayroon po siyang sensor na kung saan binabantay niya po ang pag-ikot nitong gulong 100 times per second. At kapag madudulas po itong ating gulong dito sa likuran, ay agad niya pong pagpapantay ng ikot magmula rito sa harapan para mapigilan po na masemplang itong ating big bike. So yun po ang kagandahan ng ating traction control system. At gumagamit naman po pala ito ng mechanical key
para po dito sa kanyang ignition. May lock na rin po siya dyan for safety purposes. At makikita natin magmula rito, ito pong kanyang single horn dito sa bandang gitna. At ito pong kanyang naked handlebar, napaka-porma. Dahil nga po silver color po siya, nagkaroon po siya ng dalawang butas rito. At pagdating naman po rito po sa kanyang mga button selector, dito po sa kaliwa, mayroon po itong high beam and low beam, passing light. May 4 button selector dito, navigation para po dito sa kanyang digital meter panel display. Ang kanyang turn signal selector at nandirito po itong kanyang horn. Ito pong kanyang clutch lever, matte black color at ang kagandahan po niyan, ito po ay adjustable. Habang dito naman po sa kabila, nandirito yung kanyang electric starter and then yung kanyang engine kill switch. At mayroon na rin po siyang hazard. Adjustable na rin po ito pong kanyang front brake lever. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang fuel tank. Napakalaki po nito pong kanyang fuel tank. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 14 liters na fuel tank capacity. Napakamaskulado ng pagkakadesign itong kanyang fuel tank. Combination po ito ng glossy black. Mayroon po tayo ritong glossy silver and then may naka-intact po rito na CF Moto in black color. At nagkaroon po pala siya ng touch ng carbon. At ito pong kanyang fuel tip is silver color, may nakalagay naman po rito na CF Moto. At dito po sa bandang ibaba, dito po natin makikita itong kanyang shifter. Ito po pala mga ka-LM ay meron pong 6-speed manual transmission at meron na rin po siyang assist in slipper clutch. At ito naman pong kanyang engine is matte black color, may naka-intact po rito na CF Moto. Speaking of engine mga ka-LM, ito po palang kanilang CF Moto ay meron po itong 450 cubic centimeter engine displacement. Naka-parallel twin cylinder, dual overhead cam, 4-stroke with 4 valve per cylinder. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 37 kilowatt at 9,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 39 Newton meter at 7,500 RPM. Napakalakas po nito pong sports racing bike na ito. At mayroon po itong side stand, ngunit wala po itong center stand. Napansin ko lang, nagkaroon siya ng additional cover dito po sa bandang ibaba. At black color naman po itong kanyang side stand. Very attractive din po ito pong kanyang brace para po dito sa kanyang pillion step para sa ating rider. So chrome color po siya, not fadeable. May naka-intact po rito na CF Moto. Silver color naman po siya. At ganun din po, silver color po ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. At yung ginamit nila dito na diecast brace is black color po siya. At ito po palang kanyang rear suspension, ito po ay gumagamit ng monoshock absorber. Glossy black color yung coil spring at ito po ay adjustable. So ang kagandahan po niya, pwede po nating i-adjust. Malalaro po natin yung bouncing performance nito pong motorcycle na ito. At pwede po nating pababain ng konti yung kanyang seat height para po dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran. Ito pong kanyang upuan, napakaganda ng pagkakadesign. Para po siyang heart design dito and then may nakalagay po rito na SR in silver color. At ang atin pong CF Moto 450 SR ay meron po itong 795mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para may pakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Anyway mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Makikita nyo naman, tiptoe tayo, kunting-kunti lang naman. Kaya very highly recommended po ito para sa mga tulad ko na 5'6 in height. Mas mataas po ito pong ating back rider seat. Compare po natin dito po sa rider seat. Kaya para po dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyado katangkaran, mababa po yung kanyang seat height. Kaya abot na abot po ito ng mga 5'10 above. Ito pong kanyang windlet dito is silver color po siya. May nakalagay po rito na decal na red at nakalagay po rito yung kanyang SR name. Habang dito naman po sa bandang ibaba, ito pong ginamit nila rito na swing arm is diecast na rin po siya. Napakakapal kaya masasabi natin na durable, black color. Mayroon na din po itong integrated na mudguard para maiwasan po natin na matalsikan po ng dumi yung other body parts nitong ating big bike. At mayroon din po itong matte black na chain cover. Dumako naman po tayo rito sa kanyang taillight, silipin natin. Wow! Napaka-astig no, parang Megatron nito pong kanyang taillight. Mayroon po siyang daytime running light dito and then yung kanyang brake light ay nandirito located sa bandang gitna. Naka-pop up naman po ito pong kanyang mga turn signals, LED na rin po yan. At ito pong kanyang plate holder, may nakalagay po rito na additional light reflectors at mayroon na rin po siyang plate light. Ayan, oh. Dumako naman po tayo rito sa kanyang rear braking system.
Equipped naman po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper. At gaya nga nang sabi ko po sa inyo, ito po ay naka dual channel ABS. Ito pong kanyang class wheel is star design na glossy black. May nakalagay na SR dito, and then may red color po tayo rito na makikita na decal. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa bandang likuran, ito po ay mayroong sukat na 150 by 60 da 17. At gaya ng sabi ko sa inyo, naka tubeless na po yan. At ito pong kanyang muffler na stock, napaka-forma din. Matte black po yung kulay nitong kanyang heat protection guard. At stainless naman po itong kanyang body. At itong kanyang tip is matte black color. At mayroon naman po itong single exhaust. Napaka-cute din, no? Nitong pagkakadesign nito pong kanyang rear brake. Dahil diecast na rin po yung kanilang ginamit rito na silver color. Para sa akin, masasabi ko, napaka-astig po nito pong kanilang sports racing bike. Ito pong CF Moto 450SR. At ang presyo naman po pala nito pong kanilang CF Moto 450SR ay nagkakahalaga po ito ng 299,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 59,480 pesos. At meron naman po itong 11,748 pesos sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong kanilang CF Moto 450SR, ay available po ito sa cash at installment basis. At para naman po sa mga gustong magpunta rito, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Rizal Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan.